Higit sa 30% ng marino sa buong mundo ay mga Pilipino. Kaya naman, itong parating na June 25 is World Seafarers Day at itong vlog na ito ay para sa inyo. Kung maaalala ninyo, ang isa sa pinakaunang OFW ay ang ating mga seafarers. Sila ay sumikat na at kinikilala na sa buong mundo. Napakalaki ng idinudulot ng ating mga seafarers sa ekonomiya ng Pilipino. Sa United States, 2.31 billion ang kanilang rinimit nung nakaraang taon. Singapore, 563 million. Ang Germany, 560 million. Ang Japan, 435 million. United Kingdom, 331 million. Kaya naman makikita ninyo, napaka-importante ng kanilang kontribusyon para sa atin. More than 100 new marine transport professionals take their oath during the celebration of International Seafarers Day. Bakit kaya naging ganito ang sa ating mga seafarers? Eh, kinikilala sila. Well, unang-una, ang training na binibigay ng ating iba't ibang eskwelahan, naging very professional sila. Talagang alam nila ang gagawin nila sa trabaho nila. Pangalawa, marunong tayo mag-English. Ang common language sa dagat, pagka iba't iba, syempre, iba't iba, galing sa iba't ibang bansa, ang usapan dyan ay English. Kahit papano, kahit sinong Pilipino, kahit medyo matigas pandila, pero kahit papano, nakakapag-English. Pangatlo dyan ay hindi maliit na bagay ito. Ang Pilipino ay kinikilalang malinis. Pagka ikaw ay nasa barko at masikip ang inyong tirahan at kung minsan, yung kama ninyo, you have to share. Pag habang nag-duty yung isa, tutulog ka sa kama. Pag alis mo dun sa kama, mag-duty ka, iba naman ang papalit, matutulog naman doon. Kaya napakasikip at napaka-importante yung hygiene na itinatawag. Kilalang kilala ang Pilipino na malinis. Magandang reputasyon natin ng mga Pilipino bilang masipag. Yung mga ibang OFW nga, yung tawag sa atin, yung biro sa atin, mga Pilipino yan, puro mga overtime queen yan. Kasi basta may overtime, yan ang mga Pilipino kukunin yan. Ganun din ang ating mga marino. They are also known as being honest. Hindi sila mahirap kasama, hindi sila nagnanakaw sa kanilang kapwa. Kaya very professional ang tingin sa mga Pilipino. 80,000 Filipino seamen may lose their jobs if the country won't be able to meet the standards of the European Maritime Safety Agency or EMSA. Sa dami ng contribution ng ating mga seafarers sa kanilang mga pamilya, sa ating ekonomiya, sa buong Pilipinas, kailangan din natin kilalanin ng kahit kagaya ng lahat ng OFW, marami rin silang hinaharap na problema. Klase ng medical report, eh, di ba? Bawa na adulas, nagkaroon ng sugat, injury, and then pupunta yan sa clinic. Itong mga lawyers na to, yan talaga, ang target niyan, yung mga ano, pumupunta, nagtatambay yan sa, ano, sa clinic. Lalapitan niya na ang mga seaman. Oh, ano mo ba, makakuha ka ng pera. Ganito magiging kaso ng ganyan. Labanan mo. Kakaparo ka ng 10 million, talagang million-million. Pero hindi yun ang realidad. Doon nila sinisilaw ang mga seaman. Ngayon, pag natalo, paano nila mabayaran lawyer? Kaya kahit manalo sila doon, hindi sila ang mananalo pagdating sa pera kung hindi ang lawyer. Napakalit na porsyento na lang napupunta sa kanila. Nagkakaroon ng problema tayo sa mga employers. Talaga nagpupulaw. At nagkaroon pa ng bagong peligro yung sa Horn of Africa na tinatawag doon sa Somalia na dumami ang mga pirate. Marami nang na-hostage ng Pilipino na kinuha lang yung buong barko, hino-hostage yung tao at saka yung barko para bayaran sila ng malaking pera. Meron tayo mga Pilipino hanggang ngayon, nandiyan pa. Meron mga ibang Pilipino pinakawalan labis na sa isang taon na silang nakakulong. Pagiging seafarer ay hindi permanente. The time will come na tayo ay tatanda rin. Love their job, keep their job, para sa kinabukasan nila, save money. Muli, pinabati ko ang ating mga seafarers, mga seamen sa kanilang World Seafarers Day. Maraming maraming salamat sa lahat ng inyong sakripisyo. Kinikilala namin ang inyong dinudulot na tulong dito sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinong mandaragat. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.